po. Dahil may utang kayo, kaya yung baby ninyo, yung mga anak nyo, hinihostage niya ngayon. Ano po? Parang pinaparansam niya. Hindi niya baka po. Makulong pa siya. Ayaw niya po akong payagan na dalhin po sa Pampanga kasi may utang pa kaya daw po. Kaya nasan yung mga bata? Nandun sa nandun po ngayon. Sa boarding po na inuupahan po. Na siya may control? Opo. Na pag-aari niya? Hindi po. Kaibigan niya po may-ari. Pero hindi makakalabas yung mga bata? Hindi hinuhod po kasi niya. Manugang po yung ano. Eh kulong to. Ma'am, nakapikit makukuha natin yan. Sigurado ako. Salamat oo po, sir. Sige na, kausapin mo siya. Sige na, nakapikit. Sabi ko, hindi ma'am, makukuha natin yan. Sorry. Bakit kayo nagkautang? Matanong ko lang po, madam. Doon po sa, unang-una po doon po nung, sa carpool po, nung pupunta ko po doon. Papunta po doon sa bar? Opo. Okay. Tapos nung, may bayad po yung carpool? Opo, may bayad po. Magkano po? Nung una po 2K. So magkano po total utang nyo? Nasa, yung huling, ano po namin, taos po ng amo ko, nasa 18 po yun. Kaya lang po. Na, 18, so ibig sabihin, 9 times mo na hiram yung sasakyan. Hindi po, yung iba po doon, hindi lang po carpool. Yung iba po, kinash advance ko po, pinadala ko po sa anak ko dati. Okay. Tapos, pero dapat ma'am, kung may utang kayo, dapat bayaran yon. Opo, willing po ako. Yung okay. Pero hindi pwedeng yung mga bata ang magiging kapalit, kumbaga collateral, to the extent na sila ay na-hold at na-hostage na. Diba? Hindi pwede yun. Makukuha natin yan. Nakiusap naman po ako sa kanya, sir. Hindi lang po isang beses. Sabi ko po. Pero ma'am, dapat bayaran nyo yung utang. Opo. Willing naman po kung bayaran po yung utang ko. Ano sabi ko po, dahan-dahan ko lang po bayaran. Pagtatrabahoan ko po sa kanya. Okay. Basta po yung anak ko po, maihatid po muna yes sa Pampanga. Call ko yan. Kukol ako dyan na, sige, pagtrabahoan nyo yung utang nyo, utang naman talaga yon. Pero yung mga bata, huwag pakialaman, huwag idamay. Opo. Okay, sige po. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rosalia. Opo, ma'am, sir. Ma'am. Nanginig niya naman ako. Sir. Magandang hapon. Andito po, ma'am, madam, si Ma'am Jeline Perjoles. Gusto niyo po mag-usap kayo muna? Sige, usap kayo, ma'am. Okay lang, sir. Okay lang, sir. Ma'am, pakawalan niyo na po yung mga anak niya. Hindi ko naman, hindi naman nakabilang ko yung mga anak niya, sir. Yung mga anak niya po, siya mismo ang nagdala dito sa amin dahil may nangyaring kababalagan noon, sir, sa kanila. At saka iba po yung pwesto namin po, at saka yung boarding ng mga bata, malayo dito, sir. So, ibig sabihin, ma'am, malayo makaalis yung mga bata dyan. Today, okay, pwede mong umalis yung mga bata. Opo, sinabi ba niya na hindi, sir? Ang siya opo ang nagsabi. Sabi niya po, hindi lang, ma'am. Siya po ang nagsabi. Ang sabi niya sa text na aalis po, magpapatulong ako kay Rapitol po, kukunin ko ang mga bata para makuha ko mga bata. Sabi niya, sir, may conversation po. Okay, sige po. Sabi ko naman, okay lang na kunin niya yung mga bata, basta siya ay babalik para mabayaran niya yung mga utang niya. Kasi sir, hindi naghahanap buhay po kami. Sir. Hindi po kami mayaman, sir. Ma'am, wala akong sinabi na kayo po ay hindi mayaman, kayo po ay naghahanap buhay, kayo po ay naghihirap. Wala po yan, hindi kasama sa usapan yan. Ang usapan po, yung mga bata, kailangan po ma-turn over na po sa sir, nanay. Sinabalak po namin na i-turn over na namin ng BSWD yung mga anak niya kasi pinabayaan na po mula noong pumunta dyan po siya. Mami, alam niyo naman po na ilang beses po ako sa inyo nagpaalam ng maayos eh. Nung mula nung nalaman ko pong bumalik sa Pampanga yung mama ko, nakiusap po ako sa inyo na ihahatid ko kaya yung mga kamag-anak ko na lang po kukuha, hindi po kayo pumayag. Kasi po sabi niyo may utang pa ako, baka po tumakas ako. Eh umalis naman na po ako sa inyo dati para kunin yung mga anak ko, pero bumalik po ako, hindi ko po tinakasa yung utang ko. Tsaka alam niyo naman ni ano naman po ako magtrabaho sa inyo eh. Maayos naman po ako nagtatrabaho sa inyo. Yung anak ko lang po talaga yung pinakikiusap ko. Okay, makasingit lang. Ma'am Jeline, para maging fair dito, ano, tayo. Nung umalis ka, kaya ka nakapunta rito dahil umalis ka dun sa boarding house kung saan nandun yung mga anak nyo, di ba? Sinubukan mo bang isama yung mga bata at pinigilan ka ni Ma'am Rosalia? Hindi po ganun, sir. Kadali kasi po yung nagbabantay diba, po sa... Tanong ko lang. Okay, ulitin ko ha. Nung umalis ka ng bahay, nandun yung mga bata. Opo. Okay, kasama ka. Din umalis ka para makapunta ka kung saan, makapunta ka rito. Nag-attempt ka ba? Hindi po. Ako lang po talaga. Okay nga, hindi ka nag-attempt na isama yung mga bata tapos may pumigil. Hindi po. Hindi ko po yan sinubukan. Oh, eh di ba? Baka naman misunderstanding lang po ito, ma'am. Hindi po, sir. Kasi ma'am, kung halimbawa, yung bata, sinasama mo na palabas ng pinto at hinarangan ka ni Ma'am Rosalia at ng kanyang mga tauhan doon o yung mga alipores niya doon, yun.
yung hinuhold. Pero hindi mo pala tinesting, puro verbal-verbal lang o text-text lang, not counted yun. Maliban na lang kung may pananakot, pagbanta, eh wala naman. So misunderstanding lang po ito. Okay? Opo, sir. So next time, ma'am, may problema din kayo. Problema kayo. Iniwan niyo yung anak niyo doon. Dapat pag nanay, paglalaban ng patayan yung kanyang mga anak. Di bali ako na masaktan, ako na masugatan, huwag lang yung mga anak ko. Ganun ba dapat ang pananaw niyo? Iniwan yung mga bata doon. O mga meron pa mga minor na hindi niyo alam kung sino yung, di ba, kasama ng mga bata at ano mangyari sa mga bata doon when the mother is away. Sana ma'am, pag alis mo, tangay-tangay mo yung mga bata. Tapos ngayon, hinarangan ka, pinigilan ka, then sige, alis ka. Diretso ka sa pulis. Hindi nga po, pagkakamali ko, sir. Okay. Maka misunderstanding lang po. Ma'am Rosalia. Opo, sir. Ayan, nakita niyo po. Patas po kami, ha? Opo, sir. Maka misunderstanding lang po. Kayong paman, pupunta po dyan yung MSWD at saka yung PNP para gumawa rin ng assessment para maging maayos at matiwasay po yung pag-turn over ng mga bata sa mga kinaukulan hanggang sa ma-turn over po sa nanay. Okay, ma'am? Opo, sir. Ganito po, sir, yun. Paano naman po yung utang po niya? Kasi yun po, kinuha niya po na cash yun. Alam niyo, namatay na po yung papa ng anak ma'am, ko. Ma'am, kanina, hindi ka ata nakikinig. Sinabi ko, ang utang ay dapat bayaran. In fact, ino-offer niya kanyang sarili na babalik siya dyan at pagtatrabahoan niya ang kanyang utang. Huwag lang pakialaman yung mga bata. Ngayon, parang lumalabas tuloy na may katotohanan itong mga sinasabi ni ma'am. Kasi sabi mo, paano may mga utang kung kukunin ng mga bata. So parang gusto mo pala ma-hostage yung mga bata. Di po. Siya po ang sandali lang, ma'am. Kinakampiyan kita kanina eh. Hindi ka na yung kinig eh. Sabi ko, kukunin yung mga bata ng MSWD at saka ng PNP para for assessment. And then sabi mo, paano naman yung utang? Sana sinabi mo, sige, kunin na yung mga bata kasi hindi naman yan ang interest ko. Ang interest ko siya. Sana bumalik siya rito para mag-usap kami. Hindi. Nung sabi ko, kunin yung mga bata, paano naman yung mga utang? No. Pupunta dyan, yung MSWD, sahit sa gusto mo, at saka yung PNP, gagawa sila ng assessment tungkol dun sa bata. Kapakanan ng batang pinag-usapan na dito, hindi nakapakanan yung dalawa. Yung entertainer at saka kayo bilang amo, wala nang pakialam ng otoridad. Pakialam ng mga otoridad dun sa mga bata. Okay? Now, ikaw naman po, Ma'am Jeline, opo, dapat bayaran mo yung utang. Opo, willing naman po ako, sir. Yung mga anak ko lang po talaga. Good. Okay? Opo. So, kailan mabayaran? So, ma'am, pupunta dyan si Ma'am Jeline. Mag-usap kayo tungkol sa kanyang utang. Sa'yo. Kailan po? Kailan ka na pupunta? Kasi palagi niya po kasi sinasabi. Tinetexpose niya sa mga kasama ko. Ang sabi po niya, pupunta po. Babalik naman ako dyan eh. Kunin ko lang mga mama ko. Bakit na naman po niya problema ni mama, ni mami? Ikaw po niya. Tsaka magpadala kayo ng ano, wala kami pera. Magpadala kayo ng pera. Ma'am, next time, kung gusto mo mag-hold, ha? Ng mga bagay, huwag po yung tao, bagay po yung hold nyo. Alam ba, may utang itong si Jeline, hold nyo yung mga gamit niya, why not? Eh, walang papalag. Pero i-hold mo yung mga anak niya, hindi pwede, bawal yun. Si Ma'am Aiza Borgonya, head ng MSWDO, Banggit, Abra. Magandang hapon po, Ma'am Aiza. Hello, magandang hapon po, sir. Nakamonito naman po kayo, kasama po yung PNP natin, punta ko kayo doon sa boarding house at pakisundo na po yung mga bata at gawin nyo po ng assessment kung ano po yung nakabubuti para sa bata. Ano po, ma'am? Ayos po, sir. Bale, andito na po ako sa barrel, sir. At kinuha na po namin yung mga bata. Nandito na po sila sa amin. Ay, mabuti naman. Okay, at kasama niyo yes, po yung PNP natin. Opo, PNP Banggit, sir. Police Senior Master Sergeant Mila Ibrahim ng WCPD Banggit, Abra. Sergeant Mila. Yes, sir. Kasama rin po kayo pala, Sarge? Yes, po, sir. Yes, sir. Okay, maraming salamat po, Sarge, sa pagsama. So mabuti, ano, in good hands po pala yung mga bata because of you and because of MSWDO. Sige po, pagtulong-tulungan nyo po para tingnan po yung kung ano po yung maganda para sa kapakanan ng mga bata. Ano po? Okay po, sir. O, sige po. And then, dyan na lang po pupunta si Ma'am Jeline para sunduin po yung mga bata after ng assessment na gagawin ninyo. Okay, ma'am? Yes po, sir. Salamat po, Sarge, at salamat po, Ma'am Aiza. Welcome po, sir. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Okay, ma'am. Yes po. Punta na kayo dun. Okay na yan. Okay na po. Okay. So, Ma'am Rosalia, next time, huwag na kayo mag-hold ha. Sa mga susunod nyo mga entertainer, huwag nyo na i-hold. Pag may utang sila, huwag nyo i-hold yung kanilang mga anak. Hindi kami nag-hold, sir. Siya ang nag-iwan. Or maskina, or even insinuation, do not. Baka mamaya nag-insinuate ka, nagpahaging ka, kaya itong si Ma'am Jeline, natakot. Yun lang, mali lang niya. Hindi siya nag-try. Natakot ba? Iniwan niya yung mga anak niya. Okay, sir. Okay.
Sige. Okay. Ma'am, okay na yan. Okay. Thank you po, sir. Makuha mo yung anak mo. Salamat po. Magandang hapon. Thank you, ma'am. Good afternoon po.